tayo magsimula, mga tol, pakipindot ang subscribe button and notification bell para laging updated ka sa mga bagong video. Bago lahat, nais ko sana sabihin sa inyo kung ano ang mga maganda sa Abu Dhabi. Nandun yung sa city nila, makikita natin ang mga lugar na mayroong sayawan doon, o sabihin natin mga disco, at iba't ibang dayuhan ang pwede kang magpunta ron. May mga disco doon na kung ikaw ay Bangladesh, kung ikaw ay India, kung ikaw ay Chinese, kung ikaw ay Pilipino, may mga lugar doon dapat puntahan. At huwag po natin kakalimutan, kapag tayo ay pumunta sa lugar ng mga inuman o mga disco, huwag natin kakalimutan ang resibo. Dahil pag tayo ay nadaanan ng mga pulis doon o may mga hawak na nanguhuli sa mga illegal doon na pumunta sa lugar nila, na namasyal ka ro, na overstaying ka na ron, ay tatanungin kanila. Kung ikaw ay nag-inom ka, hanapan ka ng resibo. Kung hindi man, hanapan ka ng ano, mga visa o pataka, hanapin sa'yo. Kaya mag-ingat tayo doon. Isa rin po natin makikita doon ang bilihan ng mga ginto sa Caladilla, sa Marina, mga damit, at mga beach doon, na ang mga beach ay hindi ka pwede basta-basta pumasok. May dalawang beach po tayo sinasabi doon. Anong isa po ay para sa mga kaibigan. At meron man isang beach naman po doon ay may pampamilya. Kung ikaw ay walang kasamang mga babae, hindi ka pwede pumunta sa mga pampamilya na may mga babae. Doon ka lang sa may mga sa mga lalaki. Kung ikaw naman may girlfriend, boyfriend kayo, o wag na lang yun. Sabihin natin, asawa mo, dahil bawal din yung mga girlfriend, ano, bawal doon. Dapat magkaibigan lang. Pwede kang pumunta doon sa mga pamilya na may mga babae rin. Pero lagi natin tatandaan na mag-ingat tayo kung kayo ay mag-shota lang o mag-girlfriend, boyfriend. Huwag kayo magpapakita na hindi maganda sa paningin ng mga Muslim doon o yung mga tao doon na nakatira o mga pulis doon, dahil maaari kayong ano, arestuhin. Maliban lang kung kayo ay mag-asawa, pwede kayong magyakapan doon o mag-holding hands. At minsan nga, hindi naman natin sinasabi yung batas. Meron din naman nagtutupis doon, may nagbe-betting shot doon, pero ang mga lahi, nakikita ko din, mga Australia, mga British, mga European. Pero sa atin, huwag na natin subukan yun. Pwede naman tayo na sundin natin yung batas nila. Diba? Kung bibili ka naman ng mga ginto, doon niya sa Caladilla, andun yung tinatawag natin na sikabayan. Sikabayan, naalala ko noon nung bumili yung kasama ko, way back 2009, nabili niya yung isang sing-sing. Ang lagi yung isipin pag bumili kayo ng sing-sing, by gramo. Magkano isang gramo niya? Kung sabihin natin mga 2,500 o 2,700, by gramo. Para malaman ninyo, na-compute ninyo, compute ninyo kung magkano yung presyo sa pera natin. At i-convert mo naman, halimbawa, dirhams ang gagamitin nyo, at i-convert nyo sa pera ng peso. Nung nakabili nga yung kasama ko noon, 2009, na halagang 5,000 sa pera natin, ay naisanda niya pa sa Pilipinas ng 8,000. So, maganda nga yung nabili niyang ginto. At maraming naniniwala at balita ron, hindi ganong ginagamit ang tax. Kaya nga nakakababa ka ng ginto. Kaysa naman bumili ka ng mga gamit na pagdating sa Pilipinas, kakailanganin mo na yung pera, hindi mo na maibalik yung tamang presyo. Kung laptop man yan, cellphone man yan, sapatos man yan, TV man yan, o component na naibili mo ng ganong presyo, ay bababa na sa Pilipinas. Hindi katulad ng ginto, habang tumatagal siya, lalo nagmamahal. At mag-ingat din mo tayo sa mga tao doon para rin na bumibili ka sa Pilipinas. Dapat alamin natin kung anong uri ng ginto. Ito by Singapore? Siya by ano, Italy gold? O ano ba siya? Saudi gold? Alam naman natin kung ano yung mga gold na maganda. Kung sa tingin niyo maganda ang Singapore, meron tinatawag na pula at may kulay naman dyan maputla. Kung Saudi naman,
ano naman ang ano yan, ang ikaganda niyan kung ito ba'y mapula, tapos tama sa timbang, at mayroon naman sa Chinese gold. Alam naman natin sa Chinese gold, mapula rin, pero malambot. Siyempre, pag sinabi natin malambot, mas mataas ang ginto. Yun ang basihan natin, di ba po ba? At ito lagi natin tatandaan, pag pumunta tayo sa mga lugar na yon, lagi tayong mag-ingat. Dahil nga pala, ibabalita ko rin sa inyo, uso ang mga taxi doon, uso rin ang mga engage doon. Kaya lang sa engage po, yung sinasabi nila doon, na engage, hindi ka sigurado kung ba ma-aksidente ka. Dahil yun ay mga illegal din mong nagda-drive po doon, ng mga nagsiservice. At ganun din po sa taxi lang po yun may nandigal. Huwag natin kakalimutan yung paglagay ng seatbelt. Kung minsan na baliktad po ata doon, nung nagtanaw ko minsan, hindi ako nakapaglagay ng seatbelt. Ang sabi niya, ang magbabayad daw noon, hindi yung driver. Ako daw po. Kaya nagulat po ako. Sabi ko, ganun ba yun? Hindi ka tulad sa Pilipinas, pag wala kang seatbelt, ang magbabayad yata, driver po ba? Yan ang pagkaalam ko. Kasi po, pag hindi ko kayo nakalagay ng seatbelt, siyempre safety ko sa katawan natin yun. Minsan nalilibang tayo. Mali po na iniisip natin na, oh, bahala kayo, kayo naman magbabayad dyan eh. Ganun po yun. At sinasabi ko uli, pag bumili po kayo ng ginto, may mga lugar po doon na makakabili kayo. Sa Caladilla, meron nung bilihan din doon, ginto, pabango, damit. Ang pabango naman po doon, dalawang klase. Meron din spray. Ang spray po yun, parang tinatawag natin na sinasabi na yung ano lang, parang tubig. Pero maganda po bilhin doon ay ang langis. Kaya nga lang po, may mga sukat po sila. Ang sukat po nila, mga ml, tapos meron pa silang maliit na mga lalagyan. Mahal nga lang po doon sa sinasabi natin pabango, pero ang kagandahan nga lang sa langis na pabango, kapag kinabukasan pa, mga dalawang araw na, at hindi ka kunyari na anong damit mo, mabango pa rin. Hindi ko tulad ng spray na parang tubig, na pag in-spray mo siya, mga ano lang, mga isang araw lang, o kaya na ano lang, nawawala na po siya. Kaya kung mapapiliin ninyo, mas maganda po yung Dilangis po, doon kayo bibili. Sa Caladilla, marami pong bentahan doon. Para rin po siya, titignan natin Mega Mall. Ang Marina naman, para rin siyang malaki lang po sa Mega Mall. Siguro, natawag natin na sa atin dito, mga Robinson, ganyan. Kasi depende po sa laki ng ano doon, bilihan po. Pero lagi ko po sinasabi sa inyo, yung pagbili nyo ng ginto, siguraduhin natin na anong klase. Dahil pagbaguhan mo kayo sa ginto at nakita nyo maganda lang ang design, hindi nyo po alam kung anong ginto yun, kung yan ba Singapore, Saudi, Italian gold, o ano po ba, Chinese gold. Kaya dapat una alamin natin ay ang uri ng ginto at ang bigat ng ginto at kung magkano ang presyo nun. At dapat po alam po natin ang presyo sa Pilipinas. Sa ganun, no, malalaman na natin, may kukumberto natin, nung araw po kasi ang dirhams po ay 10 lang po. Eh ngayon po, baka mga 12 na ho. O mayigit po sa 12. Ang isang 1 dirhams. Nung araw po, nung nakapunta ako doon, ay 10. 10 lang po ang value ng 1 dirhams, ay 10 lang po pesos. Kaya ang ginagawa ko po minsan, ang dinadala ko po, ay dollar na po. Pag umuwi po sa Pilipinas, at ako'y magbabakasyon po ng ilang buwan, dahil tapos ako'y kontrata ko sa Abu Dhabi, dinadala ko na po dollar. Dahil mas maganda po dali ng dollar, dahil hindi natin ma-i-convert ang dirham sa dollar. Para mas mataas po ang ano ng dollar noong araw na yun. O paano po? Ito po ang inyong toll. At kung meron pong pangailangan o may tutulong para po sa video nito, ay pinapaano ko lang po, pinaparating ko lang po. Maraming salamat po ulit. Mga toll. Shoutout ka pala kay Party Garcia. At kung sino man tol ang gusto magpa-shoutout, comments lang po.